Wala pa rin preno ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa ilang pamilihan, pati ang mga sariwang isda at itlog. Sumabay na rin sa pagtataas ng presyo. Ano nga ba ang dahilan nito? Sa Balintawak Market sa Quezon City, tumaas ang presyo ng dilis mula 100 pesos kada kilo noong nakaraang linggo ay nasa 120 pesos na ito ngayon. Ang sariwang galunggong balsa na mabibili ng 200 pesos kada kilo nasa 240 pesos na. Ang bangus dagupa naman na 120 pesos kada kilo abot na sa 145 pesos ang presyo. Ang fresh tilapia na galing Batangas ay 130 pesos per kilo na mula sa 120 pesos kada kilo noong nakaraang linggo. Ang itinuturong dahilan ng ilang vendor, mahirap manghuli dahil sa malamig na panahon ngayon, kaya limitado ang supply. Talagang limitado pa ang supply, nagpapatupad pa rin tayo ng close fishing season at matatapos ito ay sa January 31 pa. Medyo masama yung panahon sa mga lalawigan, kaya't limitado din yung fishing days ng ating mga mangisda. Dahil tumaas ang presyo ng mga sariwang isda, ang ilang mamimili, pinipili ang frozen products tulad ng frozen galunggong na nasa 200 pesos kada kilo at frozen salmon na nasa 140 pesos kada kilo. Mahal, hindi kaya sa bulsa, mataas. Pag may pera, bibili rin ng mga parisa, bawal yung sariwa. Samantala, tumaas rin ang presyo ng itlog sa ilang pamilihan sa Pampanga. May mga poultry farm daw kasi na tinamaan ng bird flu, kaya apektado rin ang supply. Dahil dyan, tumaas ng 10 hanggang 20 piso kada tray ang presyo ng itlog doon. Sentimo lang ang dinadagdag hanggang sa market eh. Pero ngayon, napakalaki na niyan. Yung nagtitinda sa palengke, binabawi nila para makuha nila yung dating kita by increasing their margin. I'm Abby Espiritu. I stand for truth.